Ang simula ng unang sulat ni Apostol San Juan. Mga pinakamamahal, sumusulat kami sa inyo tungkol sa Kanya na sa simula pa'y siya na, ang salita na nagbibigay buhay. Narinig niya siya at nakita, napagmasdan at nahipo ang aming mga kamay, nahayag ang buhay, nakita namin siya at pinatotohanan sa inyo, at ipinangangaral namin sa inyo ang buhay na walang hanggan na kasama ng Ama at nahayag sa amin. Ipinahahayag nga namin sa inyo ang aming nakita at narinig upang makasama namin kayo sa pakikiisa sa Ama at sa Kanyang Anak na si Hesukristo. Sinusulat namin ito upang malubos ang aming kagalakan. Ang Salita ng Diyos. Sa Panginooy magalak ang masunurit matapat. Ang puon ay magahari, magalak ang kalupaan. Lahat kayong mga pulo ay magsaya at magdiwang. Ang paligid niya'y ulap na lipos ng kadiliman. Kaharian niya'y tapat at salig sa katarungan. Sa Panginooy magalak ang masunurit matapat. Yaong mga kabundukay natutunaw parang pagkit sa harapan ng dakilang Panginoon ng daigdig. Sa langit ay nahahayag yaong Kanyang katuwiran. Sa lupa ay makikita ang Kanyang kadakilaan. Sa Panginooy magalak ang masunurit matapat. Sa tapat ang pamumuhay ay sisinag ang liwayway. Sa dalisay namang puso, maghahari kagalakan. Ang matuwid ang gawain ay galak ang masusumpong. Sa maraming kabutihang ginawa ng Panginoon, ang ginawa niyang ito'y dapat nating gunitain, at sa puon ay iukol ang papuring walang maliw. Sa Panginooy magalak ang masunurit matapat. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Juan. Madilim-dilim pa ng araw ng Linggo, patakbong pumunta si Maria Magdalena kay Simon Pedro at sa alagad na mahal ni Jesus at sinabi sa kanila, "Kinuha sa libingan ang Panginoon at hindi namin alam kung saan dinala." Kaya't si Pedro at ang nasabing alagad ay nagpunta sa libingan. Kapwa sila tumakbo, ngunit si Pedro'y naunahan ng kasamang alagad. Yumuko ito at sumilip sa loob. Nakita niyang nakalagay ang mga kayong lino, ngunit hindi siya pumasok. Kasunod niyang dumating si Simon Pedro at tuloy-tuloy itong pumasok sa libingan. Nakita niya ang mga kayong lino at ang panyong ibinalot sa ulo. Hindi ito kasama ng mga kayong lino, kundi hiwalay na nakatiklop sa isang tabi. Pumasok din ang alagad na naunang dumating. Nakita niya ito at siya'y naniwala. Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Isang pinagpalang Martes po sa ating lahat at Merry Christmas. Kumusta po ang inyong Pasko? Ngayon pong araw na ito, ating pong pinagdiriwang ang kapistahan ni San Juan. Siya po ay isa po sa mga apostol at ngayon din po isa po sa mga ebanghelista o sumulat po ng tungkol sa ating Panginoon. Mga minamahal na kapatid, sino ba si San Juan Evangelista? Bukod po na siya ay sumulat, sabi nga, na-attribute sa kanya yung isa pong gospel, siya po ay isa sa mga malapit na kaibigan ng Panginoon. In fact, sabi nga, siya po yung favorite daw ng ating Panginoon. Siya po yung panahon ng pagkampangan po ay nagdurusa sa krus, siya po yung hindi iniwan ang Panginoon. At nung marinig niya po na ang Panginoon ay nawawala sa kanyang libingan, siya rin po yung unang tumakbo papunta doon sa pinaglibingan sa Panginoon. Pero po ang isang katangian na kilalang kilala po si San Juan Evangelista ay siya po yung sabi nga ay very emotional. Katunayan, siya po at saka yung kanyang kapatid na sa Santiago, ang tawag po sa kanila ay magkapatid o mga anak ng kulog. The sons of thunder. Ang dahilan, sila po ay medyo po emotional. Katunayan, kung inyo pong aalahanin din somewhere po sa Ebanghelyo, siya po yung nagtanong sa Panginoon nung bahagi po ng kanilang paglilibot-libot, magpahayag mabuting balita, may isang bayan pong ayaw tanggapin ng Panginoon. At biruin niyo ang tanong po
ni San Juan Evangelista, San Juan Apostol, sabi niya, Panginoon, gusto niyo bang manalangin kami at umulan ng asupre dito sa bayan na ito, nang magunaw na ang bayan na ito? Ganun po siya ka-emotional, ganun po siya ka-fierce, ika nga. Pero mga minamahal na kapatid, tayo pong mga tao, alam natin na minsan, pag medyo emotional ka, medyo maarte ka, sabi nga ng mga tao, ay hindi maganda. Kasi daw ito yung mga taong medyo maarte, mga taong yung mood, may mood swings. Pero ang totoo po niyan, ang atin pong emotions, just like our pag-iisip ng atin pong mind, these two work together. Hindi maari ikaw ay puro na lang isip at walang emosyon. Pero hindi rin maaring ikaw ay palaging emosyon at walang isip. Emotion would do a lot of good for us. Totoo po, our minds will bring us, will give us direction. Ano ba ang dapat? Ano ba ang kailangang gawin? Ano ba ang tama? Ano ba ang mali? Yun pong ating pag-iisip, ang ating isip, our minds would always give us direction. Pero po, hindi po sapat ang direction. Kailangan meron tayong will. Ating gugustuhin na gawin ko noong tama at kung ano ang mali ating iwasan. And malaki pong tulong ang ating pong emosyon dito. Ang ating pong feelings, ika nga. Pag-inspire ka, sabi nga hindi, pag-inspire ka, you are driven, you are full of emotion at gustong gusto mong magawa ang isang bagay. Kasi ikaw ay punong-puno ng emosyon. You are inspired. Mga minamahal na kapatid, ngayon pong araw na ito, sa kapistahan po ni San Juan Evangelista, San Juan Apostol, tayong lahat na paalahanan, opo, mahalaga din at importante rin po ang feelings, ang emosyon. Katunayan, ang mga magaling daw pong mga preachers o mga tagapagturo, ang isa po sa dapat meron sila ay yung kaya po nilang matouch po yung feeling din ng tao. Hindi maaring puro na lang isip, puro na lang po theories. Gayon din po tayo, sa mga magulang po diyan, kailangan yung ating mga anak, hindi lang puro palaging dapat, hindi dapat, bawal, pwede, para bang lahat na lang ay nakahon, lahat ay very rationalized or intellectual. Kailangan din po, ma-inspire po natin ang mga tao, ang ating mga anak, ang mga bata. We also have to show them, we have feelings. Part po ng feelings, ang pagiging tao. Hindi po tayo bato. Ngayong araw pong ito, we thank God for the gift of feelings. As how St. John the Evangelist, he was full of feelings, of emotions. Kung kaya nga po siya po ay maraming nagawa para po sa Panginoon. Nawa tayo din, ang atin pong feelings ay palagi pong at the service of our Lord. Totoo po, kung puro feelings lang ang tawag dyan, aba, kaartehan lang yan. Pero pag meron kang feelings, kasamay ng iyong pag-iisip, at ang inyong paanampal tayo sa Panginoon, maniwala po kayo, ikaw ay driven, ikaw ay inspired. Hindi lang sapat na alam mo ang tama at mali, kung hindi gugustuhin mong gawin ang tama at iwasan ang mali. Yan po ang pagiging inspired. And so we say, St. John the Evangelist, siya po ay inspirasyon para po sa atin. Nawa tayo din maging inspired sa kanyang halimbawa. Sa atin pong lahat, muli, isang pinagpalang Martes at maligayang Pasko. Just another stranger.